magandang kapaligiran sa likod at sa harapan at sa magkabilang tagiliran dahil yan po ang sarap ng simoy ng hangin dito sa Kabukiran. Kasama po ng mga hinahanga nating magsasaka na siyang magsasakatuparan ng minimithing kaunlaran. At ako po si Makata, ang mangunguna para sa hamon sa mga magsasaka sa atin pong napakagandang labanan ng pagalingan ng pagpapalakas ng ani. Dito lamang yan sa Sintienta or Tibatap sa Ani Challenge Tandem Edition. Ito po ang mas pinalaki at mas pinalawak na bagong season. Dito naman kami sa Luzon. Sila na kaya ang dapat magkampiyon. Bigyan nila kami ng magandang rason mula sa pagpupunla hanggang harvest season. Dito lamang sa Orti Batap sa Ani Challenge Tandem Edition. Ang palay sa pinakamahalagang produkto natin dito sa Pilipinas. Sa katunayan, tayo ay pangwalo sa rice production sa buong mundo. Ayon mismo sa Department of Agriculture, ang sektor ng agrikultura ay patuloy na isa sa pinakamahalagang industriya ng Pilipinas na siyang susi sa pagkakaroon ng seguridad sa pagkain at sa unti-unting pagbangon ng lokal na ekonomiya. Kamakailan nga ay bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa International Rice Research Institute o IRRI sa Laguna. Ang maganda sa naging resulta nitong bisita ay marami tayong nakita na meron talaga silang bagong technologies that can be so that are completely appropriate to the Philippine setting. So nabigyan kami ng pag-asa. Now it's up to us now. In the Philippine government to make sure those technologies, those products go down to the grassroots. Bukod sa gobyerno, ay isa din ang sektor ng edukasyon sa pagpapabuti ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng daan sa pag-aaral ng iba't ibang teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka. At bilang isa sa mga pribadong organisasyon na patuloy na sumusuporta at nagnanais na mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka, bumubuo ang Sintienta ng iba't ibang produkto at proyekto na makatutulong sa paglago ng kabuhayan ng mga magsasaka. At isa na nga dito ang Orti Batap sa Ani Challenge na ngayon ay inilunsad na din dito sa Luzon. Ang Orti Batap Challenge ay isang paligsahan o isang contest for rice productivity ng mga rice farmers natin sa buong Pilipinas. Nagsimula na tayo sa Mindanao at ngayon andito na naman ang Orti Batap sa Ani Challenge sa Luzon naman. So basically, ang kanyang purpose ay ma-highlight ang technology ng ating mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang palayan at the same time, tulong na ibinigay ng Orti Batap sa kabuuang ani ng ating palay. Kasi we believe na through rice technologies ay may improve pa natin yung ani ng ating magsasaka, specifically dito sa ating palay. So napaka-successful ng Orti Batap sa Ani Challenge sa Mindanao. Ngayon naman, dinadala natin ang Orti Batap sa Ani Challenge dito naman sa Luzon para hindi lang sa maramdaman ng Mindanao ang benepisyo na hatid ng Orti Batap, kundi makita rin ng ating mga Luzon farmers kung gaano kagaling at gaano katotoo na si Orti Batap ay nakakatulong sa pagpapalago ng ani ng ating palay. Ang Orti Batap ay isang makabagong technology para sa rice productivity. Maghahatid ito ng karagdagang 20% sa nakagawiang ani ng ating mga magsasaka. Dahil dito, posibleng matugunan ang issue ng rice productivity o rice efficiency ng ating bansa. Dahil doon sa 20% na karagdagang ani ay malaking tulong na yun sa kabuuang production ng palay sa buong Pilipinas. Kasi ang issue natin ngayon kung paano magiging rice efficient ang Pilipinas. Ngayon, isa ang Sintienta as a technology provider company, naghahatid ng bagong technologies. Isa na yon si Orti Batap. Isa itong technology na malaking tulong sa mga farmers. Mga hamon, hindi uurungan. Ating mga magsasaka, tiyak na lalaban.
At ngayong nalaman na nga po natin kung ano nga ba ang hamon ng Sinjenta or Tibatap sa Ani Challenge Tandem Edition dito sa mga Tagaluson sa mga susunod na episode. Atin namang kikilalanin kung sino nga ba ang mga kumasa sa hamon na ito. Kaya magkita-kita po tayo sa susunod na or Tibatap sa Ani Challenge Tandem Edition!